Manong Jire. And ngayon, kasama ko ngayon yung Maunggoy, Ate Beverly. And hindi ko alam kung ano yung gagawin ng mga unggay at unggoy natin ngayon. Kaya, taga-intro lang talaga ako. Ayoko, tamad kasi sila mag-intro eh. Kaya, gigil ako eh. Ayun na! So, ayun. Meron po kaming apat na tanong for the interview. And yung una po is, di naman siya actually tanong. Short, ano lang, parang pagpapakilala kung sino si Ate Beverly. Ayun, ako si Beverly Kumla, isa akong spoken word artist. So yun akong writer. Ayun, isa akong writer, isa rin akong director. Pero more of nasa writing ako ngayon. So spoken word poetry, isa siyang modern poetry. Kasi kung i-compare natin siya sa mga dati nating tula, very traditional, yung difference niya sa traditional poetry, si traditional poetry kasi pag nagbasa tayo, laging magkakatulad yung tunog. Ako, si Beverly Kumla. Ako, ay may nananan. So, iisa lang yung tunog. Pero pag sinabi natin spoken word poetry, iba-iba yung emotion kada gina. So, yun yung difference. Malaya pagtutula. The handwriting. So, yun ako. Yung pangalawa kong tanong, bakit at paano ka nahumaling sa ganyang klase ng art? Gusto ko talaga yung performing arts, kahit dati pa. So, nung college ako, part ako ng theater namin sa Lyceum of the Philippines University. Naging president ako nun. And, wow, pwede na lang ako. Ay, hindi ko Lyceum sa inyo? Hindi po. Wala ako meron eh. Play lang sa Lyceum. Oo, Lyceum. Ayun, so, part ako ng theater ng Lyceum. And then, nagkaroon kasi ng competition si UP. Which is yung organization nila doon, UP Piccola Italia. And intercollegiate yun. So parang maraming university ang invite nila para sumali. So ang magkakalaban is per universities. And then, nung time na yun, since ako yung president, parang kailangan ng school namin na magkaroon ng representative. So no choice, ako yung pinili. Pero that time, hindi ko pa alam kung ano yung spoken word poetry nung time na yun. Kasi medyo umiingay pa lang siya noon and ang pinaka nagpaingay talaga noon si Juan Miguel Severo. He's really good. Tapos nung naisip ko na ano ba tong tula na to? Pinanood ko siya. Nung pinanood ko siya, na-realize ko, okay, ganito siya. So parang siyang tula na mas talagay mo ng emosyon, ganyan. So nagsulat ako and then nung time na yun kasi ay election time. Kailangan kasi sa competition na yon gamitin ang tema ng 7 deadly sins. Tapos naisip ko na i-incorporate yung tema na yon sa election. So, ginamit ko yung katakawan, hindi sa pagkain, kundi sa kayamanan, yung pagiging gahaman. So, I think yun yung naging edge ko kasi timely. Tapos, yung first ever competition na spoken word poetry yung sinalihan ko, yun din yung first champion ko. Tapos nagtuloy ko rin. Ano yung pinaka-favorite mo na spoken poetry or piece ni Juan Miguel Severo? Juan Miguel? Ay, tama ba? Juan Miguel Severo. Gusto ko yung mga basang unan niya. Favorite ko yun. mga basang unan niya. Yun din yung pinerform niya sa GGV. GGV, yung pinayak niya yung mong guest. Yun. Maganda. Mahal. Kumakita man. Yes! Pangatlong question po. Sa lahat po ng mga tula na ginawa niyo, alin din yung pinaka-favorite mo and why? Personally, ako ang favorite ko talaga para sa boyfriend kong writer. Hindi dahil ito yung sulat na pinaka-nagagandahan ako, kundi dahil ito yung sulat na nagdala sa akin kung nasan ako ngayon. Kasi yun yung first ever viral video ko na ang daming nag-top sa akin para magpatuloy sa pagsusulat, may mga brand. Yun din yung dahilan ko bakit ako napasok sa Adobe. Yun din yung dahilan ko bakit kumuha ng channel and all that. So, yung tula na yun, hindi siya perfecto, pero yun yung binabalikan ko kapag gusto kong i-evaluate yung sarili ko, kung nag-i-improve ba ako, kung kino-compare ko yung tula na yun sa mga tulang sinusulat ko. So, yun yung paborito ko. Very memorable siya sa akin. Sample na ito. Pwede sample. Masa may part na ng mabubuking na. Ay! Ano ba lang po? May mabubuking na rin. Loki po kayo. Ano yun? Loki pero kaya malakad yung tahimik lang siya. Starstruck.
yung part nun, kasi yun yung may twist, diba? Oo. Sige, ano ba yun? Okay. Ikaw po mag-resign. Ikaw na mag-resign. Kasi nabuko siya. Okay. Ang part na yun, hindi ko alam kung kaya ko pang bigkas in per detail yung word, pero something like this. Ngayon, alam ko na hindi ako ang tinutukoy mo, hindi ako ang nasa kwento, hindi ako ang gusto mo, hindi ako ang hinahanap ng katawan mo, sapagkat hindi naman ako ang best friend mo, hindi ako si Pablo. Yun. Yun yung part na yun. Hindi rin gano'n yung part. So, okay. Award. Pangapat, ano? Siyempre, malandili kami. Nakakit mo naman ito. Sana all video. Crush mo daw ako. Paano mo nalaman? Tungkol naman sa love life mo. Okay. Sa mga tula ko, usually, tinatanong sa akin kung bakit daw ba ako nagsusulat ng masasakit. Okay. Ang iniisip nila kasi, broken ako, tapos ang dami kong problema, ganyan. Pero yung totoo po, meron akong boyfriend. Si Makoy. Party siya ng Adobers. And then, si Makoy kasi matagal siyang naligaw sa akin. Four years. And then, after graduation ko siya sinagot. At yun yung pinakaunang tula na sinulat ko na tungkol sa akin. Kasi yung mga tulang sinulat ko dati, hindi tungkol sa akin. First ever na tulang sinulat ko para sa akin ay tungkol sa pagsagot ko sa kanya. So, gumawa ko ng video about it and then pinost ko online. Tapos, tungkol siya sa... Ang title kasi nun, ano ba to? Certipiko ng tayo. Kasi kung paano ko siya sinagot, nagbigay ako ng certificate. Kasi graduation ko yun eh. So, in-uncle ako doon sa graduation team. Nagbigay ako sa kanya ng certificate na parang from suitor to boyfriend. So, may certificate. Sana tapos may diploma din siya. Yes. Sana all nagka-graduate. Sana all nagka-graduate. Yun! Kaya yan! Bakit? Ikaw drop ka niya. Hindi ko drop. So, sample po nung kahit ilang line or stanza nung ano. Nung sagtit ko na tayo. Parang nakalimutan ko na yun. No, sige. Yung naalala ko lang, huwag niyo kayo i-judge. Panoorin niyo lang kung gusto niyo makita. Nag-promote. Parang, sige. Ang thought nun ay, may mga exams na hindi ka pumasa. May mga exams na mababa ka. Pero ang gusto ko sa'yo ay never ka nag-cheat. Never ka humanap ng iba. Never ka tumingin sa iba. Kaya ngayon, binibigay ko na sa'yo. Magtatapos ka na. Congratulations, tayo na. Oh! Pagawa mo din yung sa nililigawan mo. Kagusutuhin mo. 4 years mo ako bago sabutin lang. Walang pagkatapos. Eh, hindi ko na wala yun, pre. Sumasayaw. Sige po, start na lang po natin. Yung, kasi sa bad namin, may iba't ibang things. Okay, challenge. May iba't ibang living things. Living things. May puno. Living things ng living things. Grabe yung may living things dyan. Hindi na nakikita. Meron naman, may alaga kasi ako dyan. Ante yung baby ko. Bawat hugot ng gamit, may hugot din dapat. Ikaw mo sa'yo. Okay. Game na, bakit lang? Kailangan ko magbumuo ng